Nag-iisip ka ba ng masarap na dessert ngayong palapit ng Pasko? O kahit na sa anong uri ng okasyon na gusto mong ipakain sa mga bisita mo? Ngayong araw ay sagot ko na yan dahil magluluto tayo o gagawa tayo ng masarap na mango graham jelly na madali lang sundan. So una, meron ako ritong 2 piraso ng mangga. Ang gagamitin lang natin dito ay yung pisngi. Then ikat natin yung ating mangga ng into square size. At once na matapos natin na ikat itong ating mangga, gagamit tayo ng baso. At gaya ng ginagawa ko, napakadali lang, isusuksok ninyo ng dahan-dahan para makuha nyo po ng mas maayos yung inyong na-slice na mangga. Then ilipat natin sa isang malinis na lagayan at iset aside muna natin itong ating mga mangga na nahiwa. Kuha tayo ng isang malinis na lagayan ulit at ilalagay natin ng 1 1/2 cup ng crushed graham at hahaluan po natin to ng 1/3 cup ng melted butter. So kailangan natin i-mix ng mas maayos at ma-absorb ng ating crushed graham yung ating melted butter na nilagay. So dito sa proseso na to at sa ating recipe na tinuturo ko sa inyo ay napakadali lang, napaka-creamy at paniguradong kakaiba sa panlasa ng inyong bisita. So once na okay na, ganito na yung texture niya, ay ready na itong ilagay sa ating mga molder o sa ating mga 3-ounce size na cupcake liner. Maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon kada sukat para po pare-parehas ang nailagay nating crushed graham. Then gagamit tayo rito ng ating 1/4 cup para pang dikdik natin, para pantay po. Ganyan. So sundan nyo lamang po yung procedure na pinapakita ko sa inyo para hindi kayo mahirapan. At dahil tapos na, iset aside muna natin to dahil magluluto na tayo ng ating napakasarap na creamy mango jelly. Una ay naglagay ako ng 2 lata ng 370 ml na evaporated milk at 1 lata ng 390 grams na condensed milk. So sa ating condensed, nasa inyo kung gusto nyo pandagdagan, pwede nyo rin bawasan. At additional na 350 ml ng tubig. Then gagamit tayo ng kulay yellow na gulaman. Or any brand ng gulaman ay pwede nyong itry. Hahaluin natin para matunaw ng maayos yung powder ng ating gulaman. At dito maglalagay pa tayo ng additional na pampalasa mamaya para mas creamy. So naglagay tayo rito ng 1/2 cup ng mango puree. Ito yung galing sa buto ng ating mangga na hindi natin ginamit kanina. Tapos dagdagan nyo na lang kapag kulang. So once na okay na, isasalang na natin to sa ating kalan at lulutuin sa katamtamang apoy lamang. So hindi natin siya kailangan pakuluin, kailangan simmer lang po para ma-sure natin na maluto, matunaw na maayos yung ating gulaman na hinalo dito. So continuous lang ang paghalo at huwag niyong iiwanan. At makalipas nga po ang ilang minuto, ayan, dahil nag-simmer na tong ating niluluto na mango creamy gulaman, additional naglagay ako ng 1/2 cup ng white sugar. At para mas level up, mas creamy, mas masarap, naglagay ako ng ating 250 ml na all-purpose cream gamit ang jersey. Then, i-mix lang po natin para matunaw na maigi yung ating all-purpose cream. So, dito pwede na rin natin patayin yung ating kalan. At ilalagay na natin to sa molde dun sa mga cups na nilagyan natin kanina ng graham. So, dahil okay na to, papatay na natin. Okay. At dahan-dahan na po natin lagyan itong mga 3-ounce na cupcake liner na ating nilagyan ng graham. Alam niyo po ba itong ating recipe? Ay nako, panigurado, patok sa ating mga kids, kahit hindi kids ha, kahit matatanda. Dahil napaka-creamy, napaka-sarap, at syempre lalo na kapag malamig. Kaya nga naman pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan at syempre kung meron kayong mga okasyon para hindi na tayo naglalagay pa sa mga lagayan, sa sandok, eh magandang nakalagay na sa ganitong size na 3 ounce para tigi-isa na po sila. So dito pwede nyo na po kagad ilagay yung ating mga na-slice na mangga habang malambot pa or pwede naman na gaya ng gagawin ko, patigasin muna natin o palamigin muna natin yung ating gulaman bago natin ipapatong yung ating slice mango na ginayat kanina. Bale, ang gagawin muna natin ngayon ay hayaan muna natin yan mag-set bago tayo maglagay ng ating slice mango.
So eto na nga po mga manay, makalipas lamang ang ilang minuto ng ating pagpapalamig ay dito ay ready na natin ilagay ang ating mga mangga sa ibabaw. At ready na rin tong iserve. Pero bago yan, para mas lalong masarap, ilagay nyo muna sa chiller. Siguradong magugustuhan nila at paniguradong kukulangin tong ating ginawa sa inyong mga chikiting. Dahil panalo ang timpla na hindi nakakaumay, napaka-creamy, saktong tamis at talaga namang napakasarap. At eto na nga po mga manay, ang ating finished product. Siyempre, hindi po matatapos itong video na to na hindi ko sa inyo ipapakita yung outcome ng ating nagawa na mango graham jelly. Sana po matry nyo to dahil siguradong magugustuhan po ng inyong mga chikiting. Kita nyo naman o, napaka-creamy at hindi tinipid sa sangkap. So muli ako po ang inyong madiskating nanay at sa mga bagong pasok lamang po dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong recipe na pwede nyo pong matutunan at pwede nyo pong pagkakitaan dito sa aking kusina. Panigurado. Kapag may mga chikiting kayo, isa to sa mabilis na mauubos kapag nilagay ninyo sa mesa. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Grabe ang sarap. Panalong panalo. Paalam!